Pasalan natin ang bayan ng Dipakulaw. Tara. Tayo ngayon guys sa booth ng Dipakulaw kung saan ipapakita natin sa inyo kung ano yung makikita nila dito sa Dipakulaw. At saka makakasama natin ngayon si Sir Aris. Magandang araw, Sir Aris. Magandang araw po at welcome po kayo sa humble na booth ng bayan ng Dipakulaw. Sir, ano po ba yung inspiration kung bakit ginawa itong booth nyo dito? Saan usually siya inspired or ginawa? Dahil ang bayan ng Dipakulaw ay bago lang sa larangan ng diving. Ka-open lang or ngayon ay under siya sa assessment ng Department of Tourism na potential for diving. So kung makikita nyo siya ay marami siyang kahawig na corals or underwater na underwater sites. Underwater sites. So, napansin ko din ang ganda ng pagkakalaw kasi may sand kayo dito na galing kaya yata doon. Yan. Isa sa pinagmamalaki namin syempre ang Barangay Dinadjawan, ang kanilang white sand. Kaya nilagyan din namin siya ng white sand dito sa aming floor para ma-experience ng mga turista yung buhangin ng Dinadjawan. Kasi ang fine ng sand niya. And bukod lang sir, mayroon din po ba kayong mga products na may offer nyo sa mga turistang papasyal sa Dipakulaw? Meron kaming mga ino-offer na products. Ito yung pinakakilala sa products ng Dipakulaw. Ang Jara Basin Coffee. Ang gawa na mismo. Aurora's Blend. Ito yung pioneer kasi na coffee maker sa Dipakulaw na mas kilala siya talaga dito sa probinsya ng Aurora. So, meron na rin mga lumalabas na bago ding brand ng coffee. Pero doon pa rin naman sa lugar. Isipan sila rin yung may gawa. Sila yung number one. Ayan, may mga turmeric din kami. Turmeric powder tsaka turmeric tea. Ito, ready na siya kasi nakatibag na. Ito naman for timpla-timpla. For healthy yung mga ganyan. Product din ito ng ano ng... Hindi ako sa mga tea din talaga kasi healthy yung mga ganyan. Ito product din kasi talaga ito ng ano ng Caloocan. May mga nagtatanim doon talaga ng luya na doon na mismo inaani. Sila na rin. Tapos meron din kaming bagong pinopromote na wine. Marami siyang flavor. Actually, ang available lang kasi ngayon ay rice at saka ginger lemon. Meron din silang Big Nye na ani doon sa Barangay Jamanen. Ayan, so ito yung mga bago naming produkto na ipapakilala. Since kilala naman ang Dipakulaw sa kwentong Dipak na Ulaw dahil nalasing. So parang pinapatunayan na namin ngayon na meron talaga kaming alak na pwedeng i-produce sa Dipak. Galing po. Talagang mag-enjoy sila yung mga bakasyonista natin. May mga product din po kayo like handicrafts, no? Opo. Sa Barangay Ditale, ito isa sa products nila, yung yantok or yung rattan. Rattan. Mga basket, kung nakita niyo yung nasa labas, yung mga pang-display, mga pang-interior design, ay pwede siyang doon umorder sa Barangay Ditale naman ito. Ang ganda yung mga basket, parang sa base pang-interior design, pwede na din siya. Mm-hmm. Sa inyo din pala. Ito, maraming gamit ito, pwede siyang kaso, pwede siyang kaya basket. Yung mga, like napansin ko sa labas, mayroon din kayong parang sa farming, or hindi, usually saan siya? Ngayon din, nung nag-start ang pandemic or nung na-hit tayo ng pandemic, naging alternative ng mga taga-Dipakulaw ang hydroponics. So kung makikita nyo dun sa labas, medyo nag-dry na yung iba dahil masyadong direct yung araw dito sa atin at iba yung klima dito sa Baler kumpara doon sa farm siguro nung may-ari. Andoon yung aming hydroponics na gawa sa Kawayan. Sustainable pa rin siya. Kasi nag-come up kasi kami doon sa idea ng tourism na green investment. So, mapapansin nyo ngayon, hindi kami gaanong gumamit ng pintura. Kaya nga. Ayan, so, very natural lang yung color. And, ayan, may mga solar lights din kami na solar-powered na lights. May panel sa labas. So, yun. Dagdag na lang din sa pag-consume ng kuryente. Pwede nyo
pong i-invite yung mga nanonood sa atin ngayon. Yes. Bisita sa bayan niyo. Kayo po ay iniimbitahan namin na dumalaw dito sa aming booth. Makikita nyo na ang kwento ng bayan ng Dipakulaw ay kakaiba at hindi rin katulad ng ibang mga bayan. So, siyempre may pagkakaiba-iba ang bawat bayan. At iniimbitahan namin kayo na makita rin kung ano yung pinagmamalaki din ng bayan ng Dipakulaw. At masasabi namin siguro na, wow, Dipakulaw. Pasyal na kayo sa Dipakulaw, guys. Thank you so much, Sir Aris. Sige po. Maraming salamat din. And masaya kami na nakita ka namin dito.